programang tumatalakay ng mausapin may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal, nasasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan. Ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side. We take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng Linggo, muling ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tigasubaybay. Kami po ay sumasapit sa inyo ngayong oras ng alas 3 ng hapon. At ang petsa po natin ngayon ay October 4, 2020. So welcome po kayong lahat at malugod po namin kayong binabati sa ating muling pagtatanghal sa hapong ito. Kasama ko rin po ang aking, as always, ang aking hunikaihan na magsisilbing technical sa programa po natin. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay balik tayo doon sa pagsagot sa mga tanong po ninyo na mga nabinbinho dahil may mga importante din po tayong paksang inilaan sa inyo. So, sa pagkakataong ito, yes, sasagot po muli tayo ng tanong at sa lahat ng ating mga tagapanood, mga kaibigan natin, mga kapatid, pwede pa rin po kayo mag-forward ng inyong mga tanong na may kinalaman po sa usapin ng banal na kasulatan. Pwede po ninyong i-message sa akin yan doon sa Facebook page ng Reasons of Faith account natin, doon sa kanyang inbox. So doon ko po mas madaling mahagilap yung inyo pong mga katanungan. At ngayon po, bago tayo lubusan dumako doon, nais ko po munang i-announce yung ating pong regular na ginagawa. Pakilagay sa screen, Ali, yung ating Reasons of Faith Bible Institute Season 4. Ito po, especially sa ating mga estudyante, na yung ating hong mga video, lesson video, ay patuloy po ninyong panoorin para doon kayo magbatay ng inyong mga reaction paper na hinihingi po natin. At sa darating po na last week uli nitong buwan ng October ay mag-upload uli tayo ng Lesson 4. So lagi po kayong pumasok sa ating Google Classroom para yung mga announcement, mga katanungan po ninyo tungkol doon sa ating mga lesson ay pwede ninyong i-post para mas masagot agad natin bago dumating yung ating regular na meeting every 4th Sabbath of the month, 7 p.m. Yun ang ating regular meeting time, 7 p.m. Philippine time po yun. So yun po. At ganun din, next Sabbath na po, next Saturday, ang ating Spirit of Prophecy lecture. Ito po yung ating series, no? Spirit of Prophecy. So, sa darating po na Sabado, atin pong tatalakayin sa inyo yung paksain pong ito na may kinalaman po sa issue ng mga writings na Ellen White na ipinagkakamali ng mga nagmamali na yan daw po ay mga contradiction. So yun po, tinatalakay po natin yung Spirit of Prophecy series in connection po sa gawain sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Ganun din, pakisubscribe po sa ating YouTube channel, ang ating Reasons of Faith. Yan po yung pinaka-logo natin, pakilagay yan. Ang ating ROF Media Ministry YouTube account, meron po akong bagong in-upload na mga topic po natin doon patungkol sa End Time Prophecy Series na atin pong ginanap din po sa Iglesia ng Pasig. So, pakisubscribe lamang po, pakisuportahan at pakishare yung ating mga video. Ganon din, aking pinopromote yung isang grupo ng ating kapatid, Blessed Hope Builders. Pakilagay sa screen, Ali. Yan. Blessed Hope Builders of Seventh-day Adventist Family ni Brother Boots Rodelas. So, sa lahat po ng mga kapatid na gustong sumali dyan, ay puntahan nyo lamang yung page na yan at may mga requirements po kung ano yung mga yung kumbaga yung patakaran para makasali po kayo dyan. Siyempre, nabanggit ko na rin kahapon, isa na dyan yung dapat nagpapasakop tayo sa ating pamunuan. Yan ang isa sa kumbaga requirement, no, bilang mga Seventh-day Adventist, no. So mayroong mga mithiin po ito na pwede nyo pong makita doon yung kanilang mission statement para po sa kapakanan ng ating mga kapatiran sa buong mundo. Okay, so tayo po muna ay dadako sa isang panalangin bago po natin basahin din yung ilan sa mga komento ng ating mga followers and then sasagot na po ako ng mga katanungan. Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos, muli amin pong ipinagpapasalamat na kayo ay nagbigay sa amin ng panahon upang makapagsahimpapawid ng programang ito na sasagot muli sa mga katanungan ng aming mga kaibigan, ng aming mga kapatid. Harinawa, ang banal na Espiritu ay aming makasama upang magbigay sa amin ng karunungan na masagot namin na may kaayusan at magbibigay ng kapayapaan, kaligtasan, matalas na isipan, manatili sa inyong mga salita dahil magbibigay ito ng inspirasyon sa bawat isa sa kanila na manatili sa kaligtasang inyong ipinagkakaloob. Tulungan kami, O Diyos, at lagi kaming bigyan ng kasapatan ng amin pong pananampalataya upang mapagpatuloy namin ang mga gawain na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Ang bawat isa, lalo na sa aming nakikinig, ay magiging sisidlang hirang ang bawat isang sa mga sambahayan na sumusubaybay ngayon. Salamat, Ama, sa pagpapatawad sa aming kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, babasa muna tayo rito ng atin hong mga pagpapaabot ng kanilang mga komento sa atin hong ginawang programa kahapon. Ano ho? Unahin ko na itong kay Dr. V. Ornopia. Sabi dyan, nice and clear presentation. Thank you. May our Lord continually give us wisdom. God bless. God bless din, Dr. V. Yan po yung ating tinalakay kahapon about 7 trumpets, no? Next, galing kay Brother Arguelles Vernon. Happy Sabbath, Bro Melvin, Team ROF, and mga followers watching from Australia. Praise God, Brother Vernon. Galing kay Brother Jaymar Madrigal. Amen, Aliyah. Purihin ang Diyos sapagkat sa iyong kabataan ay nagagamit ka sa gawain. Pagyamanin mo pa ang iyong talento at patuloy na paggamit sa ating Diyos. Yan po yung kahapon special message and song ng aking unika iya. Next, galing kay Erica Estong. What a beautiful message and song. Thanks, Ali. Yan. Next, galing kay Esther Uy. Happy Sabbath, ROF. Watching you right now, bro. Very informative message. Praise God. Galing kay Tess Monte. Amen for the message of the song, Aliyah. Yan. Praise God. Okay, so yun po yung mga ipinaabot na komentaryo na atin ng mga kapatid kahapon, no? Binasa lang po natin yung ilan doon. At kami po yung nagpapasalamat sa inyong pag-acknowledge at sa gawain ng ating Panginoon. Okay, so ngayon, eto na ho. Dadako na ho tayo sa pagsagot. Unahin ko na itong matagal nang nabinbin galing kay Sandugo Gimo. Pakalagay sa screen. Good evening po, Bro Melvin. Tanong ko lang, paano po kaya ang dahilan? Bakit po lumikha pa ang Diyos ng Forbidden Tree? Wala po sana place si Lucifer na mapuntahan sa Garden of Eden dahil ano to? Dahil doon lang po pala siya pwede sa lugar na yon. Salamat po ng marami sa pagsasagot. Pagpalain po kayo at ang inyo pong ministry. Okay, maraming salamat, Brother Sandugo Gimo. Ito, sabi ko nga, napakatagal na nito kasing naging topic natin at matagal na rin po itong tanong. At muli, pasensya po sa ating mga kapatid dahil nga po may mga nilaan tayong paksa na napakahalaga dahil sa mga event na naganap nung mga nakaraang linggo at pati yung atin nung kahapon na pitong trompeta na topic, matagal na rin po yun. So, sa tulong ng Panginoon, pinipilit nating maihanay lahat yung mga katanungan . So pasensya na po talaga dito sa matagal na itong tanong, no? O, ngayon, sagutin na po natin. So, bakit pa nga ika na naglagay pa daw ang Panginoon ng Forbidden Tree kung yun lang ang access ni Satan? Okay, so sa mga nakaalala nung naging topic natin dyan, binasa po natin sa writings ng ating kinikilalang propetisang si Ellen White doon sa Patriarchs and Prophets sa title ng chapter na The Fall of Man, no? Doon ay isinaad yung pagkasalarawan ng ating kinikilalang propetisang si Ellen White patungkol din sa sinasabi ng banal na kasulatan. At yun nga po ang nabanggit ko sa darating pong Sabado, ha? Matatouch ko po yung puntong yon regarding doon sa pagkuha ni Eva nung bunga na hindi pinapakain sa kanila
So may mga issue pa doon yung iba para masabing bula ang propeta sa Ellen White. So sinagot na po natin yung mga dati pa at ipagpapatuloy po natin yon. So kabilang din po kasi ito doon sa minamali sa mga sulat ni Ellen White, no? So ang Diyos, so marunong yan, kumbaga sa atin, ang ating isip, eh, sangayon nga sa pagkasulat ni Isaias, iko-quote ko na lang, chapter 55, verses 8 to 9, na kung gaano kataas yung langit sa lupa, eh ganun kataas ang pag-iisip ng Diyos, maging yung kanyang lakad, kaysa sa ating pag-iisip at sa ating mga lakad. No? So, hindi po natin pwedeng ma-question ang Diyos kung bakit siya naglagay doon ng forbidden tree, at maaring hindi nga kini-question, kumbaga curious lang tayo, tinatanong lang naman natin. Yan nga po yung punto, eh. So, sa mga bagay po kasi, kung minsan sa tao, kapag hindi po natin maintindihan ng isang bagay, yung iba ho, hindi ko sinasabing lahat, yung iba ho, dumarating na doon sa pagki-question. Kaya kumbaga kinaklaro muna natin yung ilang mga punto doon, no? Kasi ho, sa writings po ni Ginang White, no, doon pa rin sa section nating nabanggit kanina, yung forbidden tree na yon, hindi lang po dito yon inilagay sa planetang Earth. Tandaan po natin yan. Sa mga writings ni Ellen White, yung forbidden tree ay nandoon din po sa mga planeta na kung saan lumikha ang Diyos ng ibang mga nilalang, ibang mga nilikha. Etong sagot po natin, syempre, pang Seventh-day Adventist ito, pero nasa Biblia po yung pinagkukunan natin ng mga talata. Halimbawa, sa unang Korinto 4:9, nakalagay po doon na itong ating planeta ay spectacle. Yung English word na spectacle, eh kinuha lang yung word na yun pertaining sa animoy teatro. Parang kumbaga, sa common na salita, parang sinihan, tayo ginawang panuurin ng sanglibutan ng mga anghel at ng mga tao. So may binabanggit doon na sanglibutan, yung worlds. Patungkol po yun sa ibang mga created beings ng ating Panginoong Diyos na hindi po nagkasala. Yun po yung tinutukoy ni Ellen White na maging sa lugar nila, sangayon sa, kumbaga, pangitain na ipinakita ng Diyos kay Ellen White, mayroon po doong mga nilikha ang Diyos na, kumbaga, masasaya sila. At nangyari, bakit sila masasaya? Tinanong ng true vision, doon sa vision, no? Bakit sila masasaya? Kasi nga, sila ay masunurin sa ating Panginoon. At nakita nga ni Ellen White, yung forbidden tree, nandun din po sa lugar na yon, kung saan masasaya yung mga living being. At tandaan natin na sa mga kaibigan nating nanonood, ito pong ating, kumbaga, lugar, itong ating Earth, ay nandito lang po yan sa ating tinatawag na solar system, sa ating Milky Way galaxy. Ito pong solar system natin, tuldok lang ito. Tandaan nyo po ito mabuti. Ang ating solar system, tuldok lang po ito kumpara sa buong universe na nilikha ng Diyos. Sa mga scientist nga, yung naabot lang ng kanilang teleskopyo yung mga planeta o mga galaxies ay nasa 200 billion galaxies. Yung naabot lang yun ng teleskop. Eh ito, itong pinag-uusapan nating universe o san sinukob, vast po ito eh. Napakalawak, dahil hindi po limitado ang Diyos. So marami po siyang ibang mga nilikha sa ibang mga planeta, hindi dito sa ating Milky Way. Dahil maliban sa Earth, dito po sa ating solar system kasi wawalo yung planeta. Mula doon sa malapit sa araw, yung Mercury, then Venus, then Earth, and so on and so forth hanggang doon sa ikawalo, no? Yung walong planeta natin. Dito lang tanging-tangi sa planetang Earth, merong pwedeng mabuhay. Kaya dito lang nilagay ng Diyos yan, yung tao. So, aside from our solar system, meron pa kasing ibang mga planeta. Hindi na natin abot yun. Ha? Abot lang ng telescope minsan ng tao, pero hindi na kaya ang puntahan. Eh, isipin mo yung travel nun. Light years ang pinag-uusapan dyan. At syempre, hindi na natin talus ng ating maging ng ating kaisipan. Ganon ang Diyos kalawak. Hindi siya ang Diyos po kasi hindi siya yung limitado eh, yung kanyang paglikha. Kaya nga, madalas nating basahin. Kaya ko sinasabi na lang ito kasi binabasa po natin yung mga puntong yun, lalo na sa Biblia. Yung usapin doon sa panahon ni Job, maging sa paglikha ng Diyos, nandoon yung mga anak ng Diyos, nandoon yung mga anak, mga bituing pang-umaga, tumutukoy sa mga anghel. Maliban sa mga anak ng Diyos na sila ay
nag-aawitan dahil sa paglikha ng Diyos. Job 38:7. At doon sa Job Kapitulo 1, tuloy-tuloy nyo lang ang basa, nandoon, well represented ang mga planetang pinaglikhaan ng Diyos. Maging si Satan kasama doon sa council doon sa langit nung sa kapanahunan ng kasaysayan ni Job. So mayroon talagang iba, yun yung punto natin, merong mga ibang created beings ang Diyos maliban sa mga anghel. At yun pong mga created beings, hindi po yun nagkasala. Bagamat, nandoon din yung forbidden tree sa kanilang lugar. Yun po kasi lumalabas test of loyalty. Subukan po yun ng katapatan kung hanggang saan ka ba magtatapat bilang anak ng Diyos. Try to imagine, no? Bagamat ito ay hypothetical. Baga pag sinabing hypothetical, hindi naman pwedeng mangyari. Just for the sake of discussion or illustration lang. Yung forbidden tree na inilagay bilang test of loyalty natin sa Diyos, subukan ng atin hong katapatan. Kung tutuusin po, sabi nga ng Diyos kay Adan sa Genesis 2:16, no, hanggang 17, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Maliban nga doon sa isa na pagkakilala ng mabuti at masama. Try to imagine, no? Lahat naman kasi ng bunga pinapakain, lahat, maliban sa isa. At naturalmente, yung karapatan na yon na tinira ng Diyos, yung isa na yon karapatan ng Diyos siya, manlilikha eh. Binigay na nga sa iyo lahat, pati ba naman yung sinabi niyang, huwag gagalawin mo pa. Sobrang fair, sobrang patas dito ang Diyos. So, para malaman yung katapatan, for example, ni Adan at ni Eva, maging nung ibang mga lilikha na hindi natin nakita, hindi natin kilala, pero the fact remains na meron pang ibang lilikha ang Diyos maliban sa mga anghel, maliban sa mga tao, ayon sa mga talatang binanggit, Job 38:7, Job 1, Unang Korinto 4:9. Merong mga nanonood po dito dahil ang planetang Earth ang naging sentro ng tinatawag na great controversy or malaking tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Kristo laban kay Satan at sa kanyang mga tagasunod. Etong planetang Earth ang pinakasentro. So, yun yung punto na hindi talaga natin makikwestiyon ang Diyos dahil yung iba naman nagtapat eh. Kahit nandun yung forbidden tree eh. E bakit itong Earth hindi naging tapat? Eh kasi nga, nakita natin ang naging tagpo, ang naging kasaysayan. Eh, kumbaga, sinunod ni Adan yung boses ni Eva. At ganoon din si Eva, sumobra naman yung tiwala sa sarili, sa kabila na nagbabala na ang Diyos na huwag humiwalay sa kanyang asawa, humiwalay pa rin siya doon sa isipan na kaya niya namang labanan kung anumang panunukso ang gagawin ng kaaway. So, yun nga yung nangyari. At, nakumbinsin niya yung kanyang asawang si Adan na kumain din tulad niya dahil sa inaakala nila ayon dun sa offer ni Satan sa chapter 3:6 na pag kinain nyo yan madidilat kapwa ang inyong mga mata, makikilala nyo ang mabuti at masama, magiging tulad kayo sa Diyos. Yun yung offer ni Satan. Hindi na kontento si Eva na siya i-create ng Diyos bilang perfect being kasama ng kanyang asawang si Adan. Gusto niya pa mapantayan ang Diyos. Yan ang naging problema sa tao. So, yun po yung ating sagot doon sa magandang katanungan ng ating kapatid. No? Test of loyalty, kaya nandoon yung forbidden tree. At ulitin ko, yung ibang mga nilikhaan ng Diyos, nagtagumpay naman. Dahil by faith. Lumakad sila by faith, not by sight. Ang ginawa ni Eva, by sight. Ganon din si Adan. Nawala yung faith nila eh. Ha? Pero sa Eva, ayon sa Biblia nga, 1 Corinto 2:14-15, si Eva ay nadaya. Si Adan, hindi siya nadaya. Alam ni Adan, mali yung ginawa ni Eva. Ha? Mali yung kanyang ginawa. Pero sa sobrang pagmamahal niya kay Eva, sa iniisip niyang mapapahamak sa Eva, can you imagine nawala siya ng faith sa Diyos, si Adan, na kung sa pagkakataong yon hindi niya sinunod yung alok ni Eva na kumain din, eh right then and there, mamamatay itong sa Eva at gagawa ang Diyos ng panibagong Eva. Yun ang nawala doon sa pananampalataya niya. Then yung mga possibility na yon, dahil ang Diyos nga, sinasabi niya, hindi mabuti sa tao ang mag-isa. So kung si Eva na lumabag sa Diyos, mamamatay siya doon. Eh, kaya nga sabi ko kanina, hypothetical. For the sake of illustration lang. Hindi na pwede mangyari kasi nangyari na eh. Hindi na pwede maulit natin yung tagpo. Pero bagamat, ganun pa man, yung Diyos
nagbigay sa pamamagitan ng kanyang anak, ibinuwis ng Diyos yung kanyang buhay para maibalik lang tayo sa kanya. Gano'ng kalaking pag-ibig yun? Yun yung pag-ibig na hindi masukat. Yung lalim, yung taas, yung luwang, yung lapad, hindi masukat yon. So sa halip na ang tao ay questionin yung wisdom ng Diyos, ba't yun natin tingnan at subukan nating sukatin yung pag-ibig ng Diyos at tinitiyak natin, hindi talaga natin kayang sukatin. Ganon tayo kamahal ng Diyos sa kabila na tayo makasalanan. Okay, so test of loyalty po yan. Okay, Ali, next question. Galing kay Ruben Flores. Bro Melvin, gusto ko lang po itanong ang tungkol sa panalangin sa ikapu. Napapansin ko po may mga diakono na hindi na sila nanalangin ang personal na panalangin, kundi binabasa na lang ang panalangin na nakasulat sa babasahin. Tama lang po ba iyon? Okay, maraming salamat sa magandang tanong ninyo, Brother Ruben. Ganito ho, hindi ko alam kung anong klaseng local church or iglesia yun na nakahanda yung panalangin at binabasa na lang. Kasi I agree na dapat pag nananalangin tayo pertaining doon sa ikapo mula sa puso, no? Hindi yung binabasa. Kasi anong silbi ng panalangin binabasa? Para na rin tayo mga politiko dyan. Kasi binabasa para hindi magkamali. Hindi ko ako agree. Pagdating sa bagay na yun, yun yung sinasabi ko, hindi ako agree maging sa sermon na babasahin mo yung sasabihin mo. Dapat mula sa puso yan. Tama na may outline ka, ha? Pero hindi po yung tipong verbatim na bawat buka ng bibig mo, dapat alam mo yung sinasabi. Dapat kumbaga, yung nakikita, yung hindi nagkakamali, yun nga yung mathematical formula na sinusulat, binabasa. Hindi ka lalago nun kung sinasanay ng tao ang sariling manalangin na binabasa yung panalangin. Sa bata, pwede yon kasi tinuturuan mo yung bata. Pero kapag tayo'y nasa adulthood na, bakit mo kailangang ang panalangin ay babasahin? So, sa ganung punto, dapat may isaayos yon. Kasi nga ho, sinasabi natin, tayo'y bayan ng Diyos, so dapat lahat ng mabubuting sangkap ng pagiging lingkod ng Diyos ay magawa po natin. Ha? Yung lalo na yung panalangin. Anyway, pag panalangin din po kasi sa ikapo, dagdagan ko lang, na kapag nananalangin ka po sa ikapo, huwag mong isama yung pastoral prayer. Dito na ko confused ang marami. Inaagaw nila yung prayer na dapat nasa pastoral. Di ba yung pastoral, ito yung bago magsalita yung speaker sa divine service. Kasi doon sa panalangin sa ikapo, medyo nakakatawa minsan. Kaya nga yan ang maganda dapat. Sa mga nanonood nating kapatid, no, sa mga local churches, yung mananalangin sa ikapo, lagi-lagi nating gagawin, i-remind sila kung ano lang yung laman ng panalangin. Hindi yung nag-a-assume tayo na alam na nila dahil matagal na sila. Yun nga ang problema. Sa tagal nila, mali pa rin yung paraan ng pananalangin. Bakit? Pati panalangin ng pangpastoral kinukuha. Ano yung halimbawa ng panalangin pangpastoral? Panalangin tungkol sa kahilingan ng mga kapatid. Ha? Kahilingan makapagtrabaho. Ha? Iba't ibang kahilingan. Kahilingan sa may sakit. Hindi po ipinapanalangin yun nung nananalangin sa ikapo at handog. Ang panalangin sa ikapo at handog nakapatungkol lang sa ikapo at handog. Dahil ba, salamat o Diyos, binigyan niyo po kami ng lakas. Kaya kami nakapag-possess ng ganitong kayamanan or material possession. Dahil sa lakas na binigay mo o Diyos, kaya naman Panginoon, ibinabalik namin sa inyo itong ikapo at malalayang handog. Yun na yun eh, na sana Panginoon magamit ng mga nangangasiwa sa gawain para magamit ng maayos sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo. Yun lang ang panalangin sa ikapo at handog. Hindi po yung, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hindi po. Bahagi po yun ng pastoral prayer. Yung mga prayer request sa trabaho, sa kalusugan, part na po yun ng pastoral. Huwag mong kunin bilang nananalangin sa ikapo. Pagtutuwid lang po yun, sana wag namang mapikon yung iba nating mga kapatid na matatagal na nananalangin pagdating sa ikapo at handog, dahil mali po ang paraan ng panalangin na pati prayer request na pangpastoral kukunin ng nananalangin sa ikapo at handog. Yun ang malungkot, matagal na pero hindi pa rin naiintindihan yung prinsipyo ng panalangin. Anyway, pasensya na, ganun talaga ako na magsalita, kaya siguro yung iba medyo nanlalamig. Nanlalamig kasi kinakailangan ho, ituwid talaga natin kung anong nararapat. Hindi yung
Dahil nakasanayan lang natin at kapag merong nagsalita ng diretso, ay nagagalit na ho tayo. Dapat magpatuwid ho tayo. Lalo na kung hindi naman talaga maayos yung sistema ng ginagawa natin. Kasi ho, ako'y laging naniniwala, no? Nabasa ko naman sa Biblia, sa writings ni Ellen White, na ang Diyos, kasama nung kaniyang mga anghel, pagdating po sa gawain, yung order hindi nawawala. Ibig sabihin yung kaayusan, yung orderly manner, hindi nawawala. Yung Diyos yun at yung kaniyang mga angels, yung pag kumilos mga anghel sa langit, in orderly manner, may kaayusan. Eh kung yung mga anghel nga sa langit, ganun sila pag naglingkod sa Diyos, may kaayusan. Eh tayo pa kaya mga mortal beings na mga makasalanan? Pagsikapan po natin na kapag mayroong mga diferensya yung ating ginagawa, huwag lang natin bastang hingisihan. Yung tipong ipagkikibit-balikat, okay lang yan. Ganyan ho ang nangyayari, na pupuna ko yun sa pangkalahatan nating local church. Kasi nga po, lalo na nung wala pang pandemic, syempre nakakaikot tayo sa iba't ibang local churches natin. May mga ganung sistemang hindi maganda. So tandaan lagi natin, ang Diyos gusto niya yung orderly manner. Sinulat po yan ng apostol na si Pablo, Unang Korinto 14, mula talatan 39 at patuloy, yung ang Diyos ng iglesia natin, Diyos ng kaayusan. So lagi nating itatak sa ating isip, kasi part ng discipline yan eh. Hindi po natin pwedeng ingisingisihan lang at ipagkibit ang balita, ang balikat. So ganun din dito po sa dinagdagan ko lang yung punto ng tanong niya na hindi naika na nanalangin ng personal, binabasa na lang. Hindi yung maganda. Okay, oh, so dadagdagan ko pa ha. Maging doon sa pananalangin sa pastoral, lalo na yun, hindi po dapat minememorize ang panalangin. Laging nasa puso po yan. Kasi po, ang gumagawa lang ng memorization ng panalangin, ito'y palagay ko lang ha, yung mga politiko na ayaw magkamali kapag kaharap yung kanilang mga constituents. Ganun yon, kasi gusto lagi nila binabasa. No? Yung mga dating mga magagaling na leader talaga natin sa politika, pag nagsalita, yung iba nung mga kapanahunang matagal na, walang mga script. Ngayon ho, talagang scripted lahat. So, yun ang kaibahan. So, sa bayan ng Diyos, dapat ganun tayo. Alam natin kung anong sinasabi natin. Hindi lang kung ano yung sinasabi, kundi dapat alam natin paano kumilos. O, yung mga umaakyat sa pulpito, dapat may dala kang Bible. Kung yung Bible mo ay nasa devices, okay lang. Para saan? Okay lang. Pero mas maganda, may Bible ka talagang dala. Umakyat ka sa pulpito eh. Di ba? So, yun. Dinagdag ko lang yun. Next na tanong. Ali, galing kay Brother Edward Helonga. Good day po, Bro Melvin. Mayroon po akong tanong. Una, ang John 21:25 po ba ay nakapagpapatunay po na hindi lamang 66 books ang ating Biblia na ginagamit? Ano po ang ibig ipahiwatig ng nagsulat sa John 21:25, yung gusto niyong sabihin? Pangalawa, ano po ang historical background or origin ng Biblia? At paano po ito na-i-compile at nabuo ang 66 books? Pangatlo, bakit po ang Apocrypha ay hindi tinatanggap ng mga Protestante? Maraming salamat po. God bless ROF and Sarmiento family for your ministry. Maraming salamat, Brother Edward. So, sagutin na natin isa-isa yung tanong niya. Yung una nga, yung John 21:25 po ba ay nakapagpapatunay na hindi lamang 66 books ang ating Biblia na ginagamit? Basahin muna natin yung John 21:25. Sabi dito, at mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Yan. Yan ang nagsabi si Juan, no? Sabi nga ni Juan, marami pa iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Kung susulatin lahat yon, kung susulatin isa-isa, kahit ika, buong yung sanglibutan, hindi magkakasya yung mga aklat na susulatin. Ang tawag po kasi dito hyperbole, figure of speech to na ginagamit, na hindi naman na ibig sabihin kapag sinulat pa yung iba't ibang gawa ni Jesus na yun, hindi talaga kasya yung mga aklat sa sanglibutan. Hindi, hyperbole ito, figure of speech to, hindi naman literal yung ibig sabihin itong si Juan. Parang yung mga figure of speech na gustong gusto ko sa mga probinsya, no?
Eh, lalo na pag nag-describe sila ng isang lupain, ng isang, sabihin natin, na syendero. Sasabihin, halimbawa, si Mang Juan, napakalawak ng kanyang lupain. Alam nyo kung gaano kalawak? Eh, halos hindi malipad ng uwak. Okay, tanyo. Ha? Yan yung kanyang description doon sa malawak na lupain, halos hindi malipad ng uwak. So, maging mga Pilipino, lahat naman ng tao may mga figure of speech na ginagamit. So, ganun din po dito. Figure of speech ito ni John. At ngayon, hindi naman nangangahulugan na hindi lahat na gamit yun ay hindi na tama yung 66 books natin na aklat. Alam nyo po, marami ho talagang mga aklat, even from the Old Testament, na sulat ng mga propeta na hindi nasama sa canon. Yung itong nasa canon natin na 66 books, 39 sa Old, 27 sa New, sapat na sapat po yan sa usapin ng kaligtasan. Hindi na kailangan doble-doblehin pa. Eh, halimbawa, itong sinabi ni Juan, yung iba pang mga ginawa ni Jesus na mga milagro, eh pare-pare halos lahat naman nakalagay naman na dun sa 66 books natin eh. Lalo na sa New Testament. Ano pa ba yung ibang milagro na kailangan nating hanapin? Yung mga may sakit, kailangan pa bang isa-isahin na si Juan A pinagaling sa kanyang physical na sakit, si Juan B pinagaling din sa kanyang physical na sakit, si Juan C pinagaling din sa kanyang physical na sakit, hanggang umabot sa Z. Eh, pare-pareho lang na sakit yon. O halimbawa, yung isang bulag na si Pedro 1, o pinagaling ang pagiging bulag niya. Si Pedro 2, pinagaling ang pagiging bulag niya. Si Pedro 3, hanggang umabot ng 100 Pedro, parehong bulag, pinagaling lahat. Kailangan pa bang isulat yung 99 na bulag na Pedro? Siyempre, isa lang doon. O, ganun o yun. Yung mga binigyan ng pandinig, yung mga hindi makabangon, pinabangon niya. Yung mga pilay, pinalakad niya. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Pabasa ang punto, lahat ng uri ng milagro na ginawa ni Kristo, nagawa niya na yon. At yung iba't ibang mga gawa na sinasabi na yun ni Juan. Kaya yung 66 na aklat natin, sapat na sapat po yon. Pagdating sa usapin ng kaligtasan, hindi na kailangan maghanap ka pa para lang masuheto o ma-supplement pa yung 66 books. Hindi na po. Ngayon, doon sa punto na mayroon pa talagang iba't ibang mga aklat kahit nung Old Testament na sulat ng mga propeta na hindi naman na isama sa canon, eto bibigyan ko po ng example ha. Pakilagay sa screen, Ali. Etong nasa Unang Kronika 29:29. Ang sabi po ay ganito. Ang mga gawa nga ni David na hari na una at huli, narito na nasusulat sa kasaysayan ni Samuel na tagakita at sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa kasaysayan ni Gad na tagakita. Napansin niyo po ang sinasabi doon? Yung mga gawa ni David na nasulat sa kasaysayan ni Samuel, sa kasaysayan ni Nathan, wala namang dito kasama yung aklat ni Nathan dito sa canon books ng Biblia, di ba? At dito sa kasaysayan daw ni Gad, mga propeta yan, si Nathan, si Gad, pero hindi po sila kasama sa canon. Pero bahagi po sila ng pagiging propeta ng Diyos. Hindi po kasi nangangahulugan ho na dahil wala yung aklat ni Nathan, wala yung aklat ni Gad, kulang na yung 66 books. Hindi naman ganun. So marami pa ho yan. Isa pang example. Ikalawang Kronika, Kapitulo 13, Talatang 22, ang sabi dito, at ang iba sa mga gawa ni Abias, at ang kanyang mga lakad, at ang kanyang mga sabi, ay nangasulat sa kasaysayan ni Ido na propeta. So, napansin niyo po dito, maging yung mga gawa ni Abias, no? Nakasulat iga daw sa kasaysayan ni Ido na propeta. Itong si Ido, propeta din ng Diyos ito. Oh, ganun po yun. So, hindi nangangahulo. Kaya nga ito yung naalala ko lang. Sabi nila, sa Ellen White, wala namang sulat yan sa canon, so hindi siya propeta. Maling-mali yun. Kaya na sinasabi dito, maraming mga tinuring ang propeta, walang sulat. Hindi sila kasama sa kanon. Yung iba nga, wala pang pangalan. Hindi po kasi yun ang batayan para matawag kang propeta na dapat kasama ka sa kanon, na dapat nandun yung pangalan mo sa kanon. Books, mali yun. Ang Biblia may sariling panuntunan or sukatan. Yung standard, ika nga. So, yun po yun. So, ngayon, ulitin ko, yung 66 books natin, sapat na po yun pagdating sa usapin ng kaligtasan. Hindi na kailangang isama pa yung iba't hanapin. Marami pa ho yan eh. Marami ho.
Ngayon, eto. Yung tanong kasi ni Brother Eddie Ford, ano ba yung batayan? Eh, kasi ang tinatanong niya nga po rito, yung historical background at origin ng Bible, no? Ngayon, Brother Eddie Ford, panoorin mo nga yung ginawa natin na miniseries about historiography. Maintindihan mong mabuti doon kasi yun yung temang inihanda ko doon. Para paano nakarating sa atin ang ating Bible, nandoon yun, yung sapat na, kumbaga, ni-lecture ko noong last week pa yata yun, no? About historiography of the Bible. And then, yung mga sinasabing alleged contradictions, yung issue about inerrancy, yun, tatlong magkasunod-sunod yun, masasagot yun. Yung mga binabanggit mong historical background, origin ng Biblia, paano na-compile at nabuang 66 books. Yung ibang punto, ito, sasagutin natin, ha, para paano ba ito nga tinatawag na pagkanon? Ibig bang sabihin yan, ipoproclaim ng isang council na para bagang authoritarian proclamation na ito dapat lang ang tanggapin ng tao. Binuo ang council, ito lang na tao ang magsasabi, o sabihin natin 10 sila, 20 sila, i-declare namin na ito ang aklat ng Panginoon. Ganun ba ang pagkanon? Dahil may council? Mali. Hindi po ganun ang pagpinag-usapan yung subukan para maisama sa kanon ng Biblia yung mga aklat na sinasabing sa Diyos. Ito, pakilagay ng ali ito. Test of a book for inclusion. Is it authoritative? Yan yung una. Ali, is it authoritative? Ibig sabihin yan, yung book ba na yan, mayroong tinatawag na Thus Saith the Lord? Yun eh. Yun ang unang tanong. Dapat yung aklat na yan, na dapat kasama sa kanon, meron ba yang ito ang wika ng Panginoon? Kagaya nitong 66 books, ganun ang kumbaga nakalagay doon. Pangalawa, is it prophetic? Ibig sabihin, ito ba isinulat ng lingkod o lalaki ng Diyos? Kaya nga po ang Biblia, 30% prophecy po yan dahil sa Diyos nang galing ang prophecy ayon sa Isaiah 46, 9 and 10. So yan ang isang subukan. Pangatlo, is it authentic? Ibig sabihin, ito ba'y tunay? Sabi nga ng mga yung mga leaders noon o lalo na yung mga believers ng Diyos, if in doubt, throw it out. Kung may duda sila, edi itapon yung aklat na yan. So, meaning to say, yung aklat na sinasama sa kanon, walang pagdududa na ang nagsulat niyan, lingkod ng Diyos. Pangapat, is it dynamic? Did it come with the life-transforming power of God? Was it received, collected, read, and used? Was it accepted by the people of God? Yan. Okay? Yan po yung test of a book for inclusion. Yan po yung sinasabi natin dito. Yung mga panuntunan na yan, at least yan lang, at least yan ang nakita natin. Pero kung may makita pang ibang panuntunan, hindi mas mabuti, ito ay galing kay Geisler and Nix, itong panuntunan na ito. At ito naman talaga, hindi ibig sabihin na sinabi ni Geisler and Nix, yun lang dapat. Hindi, nagamit po itong panuntunan na ito. At uulitin ko, ang canonization ng Bible is not a authoritative pronouncement, kundi ito ang tinatawag na general usage. Pag sinabing general usage, ito po yung tinatanggap na aklat ng community. So general usage ang nagpapasya yung Christian community, yung may kinalaman sa bayan ng Diyos. Yung Old Testament, for example, mga Hudyo, yan ba'y kinikilala nilang aklat ng Diyos? Yung community. Hindi po ang pag sinabing na canonize ang Bible, especially the New Testament, noong 4th century AD, dahil yan sa authoritative pronouncement ng isang leader ng isang iglesia, hindi po ganon. Kung may mga council noon, kumbaga, yun ay pinapakita na lang nila kung ano yung tinatanggap ng community. Babalikan ko lang itong nabanggit na natin. Ito ba'y dynamic? Ibig sabihin, yung salita kasi ng Diyos, nagbabago ng buhay ng tao. Paano mo i-explain scientifically speaking? Kasi ang tao mahilig sa science, kuno, no? Pero yung science ng Diyos, hindi nila makita na ang taong masama, nagbabago yung buhay. Wala akong scientific formula para magawa yon. That is the miracle of transforming power of God through His grace.
sa puso ng tao na gumagawa dyan ng banal na espiritu, kapag ang tao'y nagpasya, na mabago siya ng Diyos. So, yun po yung pinag-uusapang dynamic, hindi lang yung basta magawa lang yung gawin, yung ritual, hindi yung ganun eh. Although maraming mga Hudyo noon, especially Pharisee, Sadducee, na very ritualistic, pero sa puso, wala ho eh. Hindi na bago, hindi tuli ang kanilang puso. So, ang punto, yung salita ng Diyos, dynamic, nagbabago ng buhay ng tao kapag siya ay, kumbaga, ay nagpasyang aralin yung gusto ng Diyos sa buhay niya. So, itong binabanggit kong general usage, yan sa parting dulo, yan ba yung, kumbaga, na, part ng collection, yan ba'y tinatanggap ng community, binabasa at ginagamit, tinatanggap ba yan ang bayan ng Diyos. So, ang nagsasabi, kung kasama yan, community, ha? Yung council, kumbaga, na-recognize na lang nila yung kinikilala ng community. So, mali po yung mga paratang na yung Biblia, gawa ng mga Roman Catholic, maling-mali. Wala nang mamali. Sa lahat ng mali, yun ang pinakamali. Kasi ulitin ko, pag Catholic, meaning universal. Ha? Ang universal church noon, Catholic yon sa Eastern and Western, bago nagkaroon ng tinatawag na The Great Schism. Nung nagkaroon ng Great Schism, nung 1054 AD, doon lang officially yung tinatawag na Roman Catholic Church. Although, set up na yung Western Catholicism sa kaagahan pa lang, even from 4th century, pero noon, that time, yung West at East, magkakasama po yan, yung tinatawag na ecumenical. Especially nung naganap nung 325 AD sa Council of Nicaea. Ecumenical, magkakasama ho yun. Kaya they are Catholics in a sense na universal yung religion na yan. Ngayon, iba yan sa Roman Catholic. Yan ang dapat maintindihan ng mga nagsusuri po natin. And officially, ulitin ko, ang Western Roman Catholic eh nagkaroon lang ng official na paghihiwalay noong 1054 AD. Ganun yon. Pero ganun pa man, founded na ang Western Catholicism since sa kaagahan pa, even from 3rd up to 4th century AD. So ganun yun, nagkaroon ng break up. At alam nyo ba, ang isa sa pinakamalaking dahilan ng break up ng kanluran at silangang iglesia, eh yung Sabat. Kasi gusto ng Western Church na dyan nga galing yung Roman Catholicism, na sundin ng Eastern Church yung pangingilin ng Linggo, huwag yung Sabat dahil Sabat yan ng mga Hudyo. Hindi pumayag syempre yung Eastern, bakit mo kami didiktahan? So doon nagsimula ngayon yung girian hanggang nagkaroon ng split. So doon lang nangyari yung official na Roman Catholicism. Kaya maling-mali po na sabihin Roman Catholic ang gumawa ng Biblia. Kahit may mga Adventist tayong kapatid, ganun din ang naging idea. Mali po yun. Tandaan nyo po yun. So, ang canonization ng Biblia, yan po sa council, uulitin ko, recognize na lang nila yung ginagamit ng community. Kaya yan po yung pinakita ko po sa inyo na ilan sa mga pamantayan na ipinakita nitong scholar na si Geisler at si Nix, no? So, yun po yun. Ngayon, bakit itong tinatawag na mga apokrypha, bakit hindi nasama? Kasi part ito ng tanong ni Brother Edward, no? Babalikan ko lang, baka mamiss ko, no? Bakit po ang apokrypha ay hindi tinatanggap ng mga Protestante? Ganito yan. Bakit hindi included sa canon? Balikan natin, no? Ito'y galing sa pagpapaliwanag naman. Pakilagay nga, Ali, ng Unger's Bible Dictionary kung bakit hindi isinama sa canon. Una, they abound in historical and geographical inaccuracies and anachronisms. Stop muna, Ali. Punong-puno daw yung mga apocryphal books ng alin? Yung hindi sakto, inaccurate ng mga location, yung mga pangyayari sa kasaysayan, at punong-puno ng anachronism. Ano pag sinabing anachronism? Ngayon, maraming gumagamit niyan ng mga nagpapaliwanag ng Biblia. Example ko lang ng anachronism, ha? Halimbawa sa issue ng Trinity. Ang sabi ng Diyos sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao. So sa naniniwala sa Trinitarian doctrine at yung Biblical Trinity, of course, dahil iba-iba rin po ang understanding ng iba't ibang sekta, bagamat sila'y parehong Trinitarian. Sa Biblia tayo kukuha talaga ng tunay na doctrine ng Trinity.
sa Biblia, nung sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Maliwanag po yun, merong pluralism, yung Godhead. Ngayon, yung nagpaliwanag ngayong panahong ito, sabi nila, hindi. Parang ano lang hika yan. Parang halimbawa, may kumatok sa pinto mo. Isang tao, pinagbuksan mo. Ang sabi mo, sino po sila? O, isa lang yun, pero ginamitan mo ng sila. Ang tawag doon, anachronism. Bakit mo ipapareho, ginawa mong comparison, yung understanding sa panahong ito kaysa doon sa ancient times, especially sa mga Bible writers. Walang ganong idea sila Moses regarding sa pinagbuksan mo, sino po sila. Walang ganong idea. Ang tawag doon, anachronism. So, ang apokripa, kaya hindi tinatanggap, una nga, dahil sa mga historical and geographical inaccuracies plus anachronisms. O, parang sinabi mo, halimbawa, noong kumain si Kristo ng isda, sasabihin ng mga tao ngayon, kumain din pala si Kristo ng sardinas. Anachronism yun. Diba? Yung panahon ngayon ng mga may sardinas, itutulad mo sa panahon noon ng Panginoon, tawag anachronism. Yun. So, ganun yung mga apokripa. Kaya yun ang unang punto, ba't hindi siya sinama? Pangalawa, halipakilagay. They teach doctrine which are false and foster practices which are at variance with inspired scripture. Ano daw? Nagtuturo sila ng mga doktrina na mali. Ha? Yung mga practices na iba kaysa sa sinasabi ng Biblia. Bigyan ko po kayo ng example. Ha? Punong-puno dyan. Merong books ng apokripa na ganun talaga. Eh. Example. Alipakitanggal pagtapos na. Yan. Ang isang example dyan ng mga maligturo. Ha? Sa Biblia, ayon sa Ecclesiastes 9:5 at napakarami pang talata, ang taong namatay, ha? Alam ng tao na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay, walang nalalamang anuman. So, ibig sabihin, wala na siyang consciousness, patay na nga eh. Napakaraming talata sa Biblia, lalo na sa awit. Sa araw na pumanaw siya, sa araw ding yon, mawawala ang kanyang pag-iisip. Wala nang malay. Unconscious sleep. Kumbaga natutulog ka, unconscious ka, hindi mo alam kung anong nangyayari. Tulog ka. Yun ang turo ng Biblia. O ngayon, sa mga apocryphal book, may mga turo doon na ang patay, buhay pa. At kailangan ipanalangin mo para pag sila'y nasa mahirap na lugar, mailipat sila doon sa, papunta doon sa glory. O, apokripa yun, mali yun, walang turong ganun ng Biblia, ng patay, may alam pa. O, so yun po, kaya hindi sila nasama doon. Isa lang yun sa halimbawa. Okay? Sunod, pangatlo, ali, pakilagay. They resort to literary types and display an artificially of subject matter and styling out of keeping with inspired scripture. So meron silang mga ano daw, may mga tinatawag na dumadako sila dun sa mga literary types, Ali. Ali, di ba sabi ko? Yung mga literary types at yung display artificially ng mga subject matter, meron sila mga, kumbaga, inilalabas doon na mga style para makasabay lang sa Biblia, pero ang totoo, hindi. Ganun yun. Halimbawa, ginagamit nila yung pangalan ni Daniel. Tapos si Daniel, nakipaglaban sa dragon. Styling out yun. Gumagawa sila ng ibang kwento, which is sa Biblia, wala namang ganun na si Daniel nakikipaglaban sa dragon. Walang ganun ho. So, yun yung isa sa punto, pang-apat. They lack the distinctive elements which give genuine scripture their divine character, such as prophetic power and poetic and religious feeling. So, ang apokripa, walang mga elemento para masabing totoo sila, ha? Kumpara kasi sa Biblia na meron tinatawag na prophetic power, poetic, at yung religious feeling nandoon. Kumbaga sa apokripa kasi, it's more on excitement. It's more on pinupuko yung passion. Whereas sa Biblia, ang hinuhubog yung karakter ng tao na mapalambot. Di ba yun yung sabi sa Ezekiel 36? Ha? Mula 26 up to 27, na ang puso mong bato, papalitan ko ng pusong laman. Pinapalambot ng banal na kasulatan, yung canonized, ano ho, yung 66 books, yung taong may matigas na puso kung siya ay magpapasakop sa Diyos.
Samantalang dito sa mga apokrypha, iba, ito yung passion mo ang pinupukaw nito eh. Ha? Yung excitement, parang sa Eva, kaya nga siya nagkasala, excited siya na mapantayan ang Diyos. Hindi siya nakontento doon sa kanyang kalagayan na napakaganda naman, perfect naman yung kanyang kalagayan kasama ng kanyang asawang si Adan. So, kapag ang tao mahilig sa mga ganong bagay, excitement, yung laging mapapasaya siya, alam nyo sa Biblia, napapasaya tayo dahil sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos na baguhin yung ating konsepto, yung kasayahan nang gagaling sa kapayapaan eh. Nagiging mapayapa tayo dahil mayroon tayong inaasahang Diyos na darating sa malapit ng panahon na hindi man nanatili itong kahirapan, pagdurusa na nararanasan ng tao, hindi man nanatili ito. So yung focus natin, peaceful tayo in spite of these negative circumstances na nararanasan natin, meron tayong peace of mind in spite of that. Whereas doon sa mga fable, sa mga fiction, sa mga mahilig magbasa ng mga libro tungkol sa paano na i-excite yung feelings nila, parang ano yan, kumbaga sa bisyo, parang sigarilyo yan, parang lason, yung nicotine na napapa-addict ka sa alak, meron ding mga substance na nagiging addict ka, lalo na sa droga. Yung pinupukaw na ini-stimulate yung iyong isipan na maging mahilig ka dun sa mga vices na yon. Samantalang sa Bible, ang ginagawa, tinutuwid yung isipan mo. Isipan ng taong baloktot, tinutuwid. Subukan nyo maging palabasan ng Bible at may iba yung inyong isipan. Matutuwid yan, magiging mapayapa, hindi kayong laging takot na laging may kinakatatakutan, laging may inaalala. Ipaubayan natin sa Diyos at yun yung mga taong nakakaranas ng totoong kapayapaan. Sa apokrypha, hindi ganun ang dala. Excitement of feelings kasi malayo siya eh sa divine elements ng Bible na wala yung mga prophetic power, yung mga poetic, yung religious feeling. Iba ho yung apokrypha, kaya hindi sila sinama. Okay? O ngayon, kukuha po ako ng ilang mga testimonya simula nung antiquity laban dito sa pagtanggap sa apokrypha. Kasi yung tanong ni Brother Eddie Board, eh pang dito lang sa Protestante nung 16th century. Backward pa ho ako, mula doon sa 1st century pa, na mga kilalang tao, na mga scholar, mga istorya, na hindi talaga tinatanggap ang apokrypha. Una, eto, pakilagay Ali. Etong si Philo. Ito yung testimonies of antiquity against accepting the apokrypha. Si Philo. Si Philo ay Alexandrian Jewish philosopher na nabuhay noong 20 BC at namatay noong 40 AD. So sa makatuwid, si Philo ay buhay doon sa panahong si Kristo ipinanganak hanggang sa naipako sa krus. So kapanahonan ito ni Philo. Siya yung Alexandrian Jewish philosopher and quoted the Old Testament prolifically and even recognized the threefold division, but he never quoted from the Apocrypha as inspired. Ali, pakitanggal. Yan po yon. Si Philo na nabuhay ng first century, ano ho, maging nung 20 BC pa nga eh. Di ba? Namatay siya nung halos kalagitnaan ng first century AD. Ang nare-recognize lang ni Philo, ano ho, ay walang iba kundi yung tinatawag na Hebrew Bible, yung Torah, na yung Tanakh, Torah Nivim Kitubim. Hindi po siya nagko-quote sa apokrypha bilang inspired book. Okay, next, Ali. Ito ang kasunod. Sino naman to? Tayo mag-church. Ayan, si Josephus na nabuhay noong 30 AD at namatay noong 100 AD. So bata pa siya nung naipako si Kristo sa krus, pero ang punto alam niya ang Christianity. Josephus was a Jewish historian. Explicitly excludes the apocrypha, numbering the books of the Old Testament as 22. Neither does he quote these books as scripture. Napansin niyo po yun. Hindi nire-recognize o kinikilala ni Josephus yung apokrypha. Kahit noon laksa-laksa na nung kapanahunan niya. Ali, pakitanggal na. Kahit laksa-laksa na nung kapanahunan niya. Hindi niya kinikilala yon. Di ba? Lalo yung mga Protestante, kailan lang, 16th century lang ito. Ito yung antiquity na tinatawag. Next. The Jewish scholars of Jamnia noong AD 90 did not recognize the apokrypha. Yung mga Jewish scholars na ito sa Jamnia, ito po yung pinapaniwalaan na canonization noong Old Testament noong 90 AD.
sa Council of Jamnia yon. Na doon may mga discussions regarding sa ito bang book ni Esther ay karapat dapat na isama sa canon ng Old Testament. Sa tawag natin ngayon Old Testament. Pero syempre sa panahon noon, hindi yan old, yan ang Hebrew Bible, yung Torah Nibim Kitubim. Yung kautusan ni Moses, propeta at mga awit na binabanggit, una, Mateo 5:17, pangalawa, Lucas 24:27-45. Yun yung kautusan ni Moses, propeta at mga awit. Yun yung three divisions ng tawag, Tanakh, Torah Nibim Kitubim. Yun lang ang tinatanggap ng Jewish scholars ng Jamnia. No? At yung, yun nga, yung issue regarding kay Esther, sabi nila, eh, kailangan bang isama yung aklat ni Esther kasi ni isang pangalan ng Diyos wala doon sa sulat. Kita nyo? Ha? Isa yun sa mga isinama sa discussion eh. Pero syempre, eh, ang Diyos yung may dahilan ko pa bakit na ipasulat yung aklat ni Esther. Kaya naisama din yan sa kanon ng tinatawag naman natin ngayong Old Testament books. So sa Jamnia po yun nangyari. Oh. Kaya yung mga Jewish scholars sa Jamnia, hindi, alam nyo, ang isa rin sa mga punto na kung bakit nila kinanonize, for safekeeping ito eh. Bakit? Kasi naglalabasa na noon pa man yung mga apokripa. Anyway, ang meaning ng salitang apokripa ay hidden, nakatago. Yun yun. At lalo na pagdating sa era ng New Testament, ng Christianity, meron pa niyang mga dagdag, pseudepigrapha ang tawag. Dalawang salita, yung pseudo, yung false, yung grapha, yung writings. False writing, pseudepigrapha. Oh. Marami na rin noon, tapos ina-attribute na lang ng mga pseudepigrapha yung writer kuno, halimbawa Gospel of Barnabas, mga pseudepigrapha yan. Ina-attribute nila yung mga pangalan ng mga writers ng New Testament. Sa apokripa, ganun din, ina-attribute yung mga pangalan nila Daniel, nila Abraham, so on and so forth, para sabihing aklat din sila ng Panginoon. Pero pinakita natin kanina, yung test, subukan ng inclusion sa canon. Ha? Meron ba doong thus saith the Lord? Ha? Ito ba ay prophetic? Ito ba ay authentic? Ito ba ay dynamic? Was it received, collected, and used? Ginagamit ng community. Kaya na-recognize doon sa ano lang, sa council. Hindi council lang magsasabi, ito lang ang libro. Oh, maling paliwanag yun. Ang canonization, na-recognize na lang ng alin? Ng council. Yung tinatanggap ng lipunan ng tinatawag na Christian churches na salita ng Diyos. Ganun yun. Okay? Next, no canon or council of the Christian church for the first four centuries recognized the apocrypha as inspired. O, anong sabi? Ha? Walang canon or council. Pag sinabing canon, ito po yung mga ano eh, kumbaga, yung mga maliliit na council, mga synod kung tawagin pa nila. Walang council noon sa unang kaagahan ng first four century na kinikilala ang apokripa bilang salita ng Diyos. Walang kumikilala. Tandaan nyo yun, first four century, walang kumikilala dyan. Bagamat ang dami na yan, laksa-laksa na yan na nandyan yung mga apokripa. Next, many of the great fathers of the early church spoke out against the apokripa. For example, Origen, Cyril of Jerusalem, and Athanasius. Napansin nyo yun? Ha? Maraming mga dakilang mga church fathers noon, eh talagang vocal sila na sabihing hindi namin kinikilala yung apokripa. And example lang nga dyan, si Origen, si Athanasius, at yung Cyril of Jerusalem. Next, si Jerome, noong 4th century AD, the great scholar and translator of the Vulgate, rejected the apokripa as part of the canon. Ano sabi dyan? Si Jerome yung nag-translate ng Bible patungo sa Latin. Siya yung tinuturing na great scholar, translator ng Vulgate, yung Latin Vulgate. Ha? Diba, Bible, unang na-translate yung Hebrew Bible sa Septuagint, and then si Jerome, translate niya saan? Sa Latin. Oh, nareject din niya yung apokripa bilang bahagi ng canon ng Bible. Nareject niya. Nung namatay na lang siya, tsaka naisama doon yung ano eh, naisama yung apokripa doon sa Latin Vulgate nung patay na nun si Jerome. Kaya nagkatotoo yung kasabihan, tuloy-tuloy yung pagtanggi ni Jerome, hindi kasama yan sa canon eh. Over my dead body, something like that. So nung namatay siya, tsaka lang naisama doon sa Latin Vulgate yung apokripa. Next,
Luther and the Reformers rejected the canonicity of Apocrypha not until AD 1546 in a polemical action at the Counter-Reformation Council of Trent did the apocryphal books receive full canonical status by the Roman Catholic Church. Yeah, stop na tayo dyan, Ali. Si Luther at yung mga reformador, natural, panahon ng Reformation, na-reject nila yung canonicity ng Apocrypha. Tandaan ninyo, mga Roman Catholic yan, mga pari yan, si Luther at yung iba pang mga nag-reforma noon, like Father Savonarola. Mga pari, yun eh. Ha? Lumaban sa Roman Catholicism. Hindi nila kinikilala yan eh, yung Apocrypha. Hanggang nung dumating na lang, nung 1546, sa polemical action, pag sinabing polemic, yun yung mga argument na dapat isama polemics. Isama yan sa canon. O sino ang nagsama sa canon? E di yung Roman Catholic Church, nung 1546 lang nangyari yon. At yun ay sa pamamagitan ng Counter-Reformation ng Council of Trent. Ano yung Counter-Reformation? Yun yung paglaban nga sa mga reformers. At pag sinabing Counter-Reformation, iba-iba yung paraan ng paglaban doon. Meron sa prophecy, meron sa mga books, merong inquisition, persecution, pagpatay, pagpapakulong. Part yun ng Council of Trent para labanan yung Reformation noon na pinasikat ni Martin Luther. So, doon lang nangyari na tinanggap yung Apocrypha bilang bahagi ng Bible sa Roman Catholic lang. Hindi yun kinikilala talaga sa lahat. Yun, yun. Polemical action yun eh. So, kaya hindi tinatanggap, nakita na natin, pinakita ko po sa inyo, kung bakit hindi yan kinikilala bilang kasama sa canon books of the Bible. Okay, marahil ay sapat na yon, Brother Eddie Board. Maraming salamat sa tanong. Next question, Ali, galing kay Blanco Ludi. Bro Melvin, happy Sabbath and may the Lord God bless your family and your ministry, ROF. Meron po akong tanong sa Matthew 1:17 about genealogy of Christ from Abraham to David, 40 generation, from David up to captivity into Babylon, also 14 generation, and from captivity into Babylon to Christ is 14 generations din. Meron po bang significant ang 14 kasi napaka-consistent ito? Thank you. Okay, salamat din. So, babasahin ko po yung talatang binanggit, ha, Matthew 1:17. Sa makatuwid ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salit-saling lahi at buhat kay David hanggang sa pagdating pagdalambihag sa Babylonia ay 14 na salit-saling lahi at buhat sa pagkadalambihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. So, yun po yung sinasabi doon sa talatang yon. Ganito yan. Yung tanong about, meron ba significant yung 14? Ang nakita po natin dito sa sinasabi ng Biblia, yung mga pangyayaring naganap after 14 generation. So, ayoko namang sabihin na coincidence dahil ang Diyos po, meron siyang mga tinatawag na mga yung kapanahunan, yung appointed time. Ang Diyos po ang nakakaalam noon. Halimbawa, ito, nakalita niya dito mula kay Abraham hanggang kay David. Eksakto yan. 14 generations talaga yan dahil may petsa yan eh. Ha? May petsa yan. Eksakto yan. Dahil ang writer na si Mateo, eh, syempre, writer ng Biblia yan. Sinasaliksik din niya yung mga genealogy mula kay Abraham. At yun nga, mula kay David naman, up to doon sa Babylonian captivity, eksakto rin eh, 14 generation. Hindi, kumbaga, hindi ito dahil eh, gusto lang 14, hindi. Nangyari mismo, kasi eh, after 14 generation each, from Abraham to David, from David to Babylonian captivity, from Babylonian captivity to Christ, 14 generation, eksakto din ho eh. So, nangyari kasi yung kasaysayan eh. Kumbaga, na-record na lang na eksakto na 14. Pero ako po, personally, wala akong nabasa. Ako ha, wala akong nabasa about the significance of 14. So, yun po yung sagot natin. So, nangyari pong 14. At dahil nga sabi natin, yung binabanggit kong appointed time o kapanahunan, nasa Galacia 4:4 yan. Kasi napaka-importante din na maintindihan natin na sa Biblia, meron talaga ang Diyos na kumbaga mga sequence of events na nagaganap. Kasi nga may prophecy. For example, sa 2,300 days or years, eksakto maging yung pagbabalik nila sa Jerusalem, sa pagtatayo ng Jerusalem with its walls and streets, and then
hanggang sa panahon ng binyag ng o bautismo ng Panginoong Jesus, hanggang sa panahon ng kanyang pagkapako sa krus at sa dulo ng 70 weeks. Eksakto eh. Kasi nga yan yung prophecy. Samantalang itong kay Mateo, sinusulat na lamang niya yung nakita niya nung nakaraan. Okay? Diba? He's looking backward. So madali lang sa kanyang record. Kasi andun yung mga availability na mga genealogy o lahi mula kay Abraham, kay David, sa Babylonian captivity, hanggang sa panahon ni Kristo. So may appointed time ang Diyos. May itinakda siya eh. At siya lang nakakaalam noon. Halimbawa, yung pagdating ng kaniyang bugtong na anak nung una, na doon nga ay nabigo ang Israel na manatiling handa sa pagdating ng Mesiya. Kaya hindi nila inasahan na yun na nga pala ang Mesiya. Eh kasi, after the prophet Malachi, lumipas ang 400 years, 400 taon. Ang tawag nga doon ay, ng mga Hudyo, intertestamental period. Dumating yung puntong yun sa paniniwala na wala ng propeta nung time na yun, after Malakias. 400 years ang lumipas. Kaya kumbaga, sa madaling salita, gamitin na lang natin yung vulgar na salita, nakatulog sila sa pag-aantay sa pagdating ng Mesiyas. Kaya nakita nyo yung nakaalam pa, ha? Yung nakaalam pa sa pagdating ng Mesiyas, yung mga hintil, yung tatlong mago, hindi hari ha, mago. Yun yung mga, kumbaga, mga royalty din yon sa iba't ibang bansa, hindi sila mga Hudyo. And then yung mga hamak na pastor doon sa parang, yun pa ang nakaalam. Kumpara sa kingdom mismo ng Israel, ganun sila nakatulog. Dahil hindi sila nanatiling handa at gising sa first coming ni Jesus doon sa appointed time ng Diyos. Nasabi sa Galatia 4:4 na nang dumating ang kapanahunan ay ipinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan, yung anak nga ng Diyos. Yung kapanahunang yun, appointed time. Kaya kailangan maging ready lang talaga tayo sa mga appointed time na yun. Especially the second coming of our Lord Jesus Christ. Yung first coming, nakatulog ang Hudyo. Sana hindi makatulog yung Christian churches ngayon. Anyway, sa Biblia, nakatulog talaga eh. Diba? Yung 10 dalaga, yung 5 mangmang, yung 5 matatalino, yung matatalino ay talagang gising, tapos meron pa silang ekstrang langis. Yung mangmang, bagamat naghihintay din, take note, naghihintay din sila, nakatulog ng mahaba. Anyway, pareho naman sila nakatulog ng mahaba. No? Pero, ang punto doon, may ekstrang langis. Yung 5 matatalino at yung mangmang, hindi sila nagdala ng extra. So, ganun ho, mayroong appointed time ang Diyos. Kaya pagdating sa mga generation, nirecord na lang ito. At exacto 14:14 talaga eh. Yun po yun. Next, Ali. Ito ay ayaw magpabanggit ng pangalan, nirerespeto natin, Anonymous. Hello po bro Melvin, pwede nyo bang italakay ang talatang Oseas 2:11? Kung ano ang official stance ng East Day Church, ang weekly Sabbath po ba dito ay kasamang pinahinto sa panahon ng pananakop ng Assyria? Nahihirapan akong tanggapin na kasama ang weekly Sabbath dyan. Huwag nyo na lang po banggitin, name ko bro, Melvin. Salamat po. Okay, your wish is granted, kapatid. So ano daw ba yung Oseas 2:11? Pinahinto nga ba o pinatigil yung pangingili ng Sabbath? Di basahin po natin. Oseas 2:11. Akin din namang papaglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Yan. So, ginagamit din ang iba ito ng mga hindi naniniwala na dapat pang ipangilin ng sabat, ginagamit nila itong Oseas, out of ignorance. Pasensya na po. Out of ignorance kaya nila ginagamit. So dapat mga kapatid, dapat maging maliwanag sa atin yung punto rito. Tandaan natin una, pag pinag-usapan yung chronology, hindi po pwedeng ang Sabat ay lubog-litaw. Hindi po dapat ganun yun. Ang kautusan ng Diyos, pag mananatili yan, pagka, yun nga, madalas natin sabihin, when it comes to moral law, the Ten Commandments, hindi yan lubog-litaw. So ganun din dito, chronologically speaking, dito sa mga Bible writers, tandaan natin, si Oseas po, ito chronology lang ginagamit ko ha. Si Oseas po, nung nagsimula ng ministry niya for about 750 BC, at yung pagbilang ng BC, pababa yan.
kumpara sa Anyo Domini or AD, pataas. 1 up to 220 ngayon. Sa kanila noon, pababa. So, tandaan ninyo, chronology lang ginagamit ko ha. Si Hoseas nagpasimula ng ministry for about 750 to 753 BC. So, granting without conceding na yung Sabat ay pinahinto ng Panginoon, dapat wala ng Sabat na susunod. Tama, sa ibang mga Bible writers. Kasi pinahinto na sa panahon ni Hoseas eh. 750 to 753 BC. Ito ay sinasabi ko lang para masundan ninyo yung aking punto na pinapaliwanag. So, granting na ang Sabat ay pinahinto sa panahon ni Hoseas, dapat wala ng ibang writer ng Biblia from the Old Testament na susulat pa ng pangingilin ng Sabat. Tama. Dapat sila ang unang makakaintindi niyan dahil mga writer po sila ng ating Panginoon. Tama. Ngayon, eto. Pagkatapos, halimbawa ni Hoseas ng binanggit nating kapanahunan, pumasok ngayon itong si Isaias. Si Isaias is for about 600 BC. So, mas una si Hoseas kay Isaias. Sumulat ngayon si Isaias. Eto, pakilagay Ali. Chapter 56, verse 2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Stop. Napansin nyo yun? For about 600 BC, etong si Isaias nangaral. Ha? Unang-una si Hoseas. Si Isaias nasa 675 BC. O, 600 BC. Una si Hoseas. Hindi ba alam ni Isaias na sinabi na yan Isaias ni Hoseas? Halos magkatunog ni Hoseas, Isaias. Sinabi na yan Isaias ni Hoseas eh, na tapos na yung pangingilin ng Sabat. Ba't mo pa sinulat na mapalad ang tao, ha? At ang anak ng tao, tandaan ninyo sa Hebrew, ang nakalagay ay yung Enosh, yung tao. Original word sa Hebrew, Enosh. Enosh means man or humankind. Ang counterpart sa Greek, anthropos, humankind. Walang particular na lahi ng tao. Para sa tao ang Sabat. Kaya sabi ni Isaias, mapalad ang tao or Enosh na gumagawa nito at ang anak ng tao, Ben Adam. Yung Adam, bukod sa patungkol sa lalaki, singular, ginagamit din sa context, generic. Ibig sabihin, lalaki at babae. Yung Adam. Ben Adam, anak ng tao, Ben Adam. So, sang katauhan at yung tao. O, saan ka pa doon? Tao talaga ang para sa Sabat eh. Dapat ipangilin eh. O, kaya yan ang sabi ni Isaias, mapalad ang tao na nangingili ng Sabat. O, hindi sasabihin ba natin nagkamali si Isaias? Aba, hindi. Sabi ito ng Panginoon sa kanya eh. O, yan yung sinasabi natin kanina. Kung totoong natapos ang pangingili ng Sabat sa panahon ni Hoseas at ang ginagamit ko, ulitin ko lang, chronology pa lang ito. Ha? 750 BC, si Isaiah 675 BC, meron pa rin Sabat. At sinabi niya, mapalad yung tao. At ang anak ng tao. Ituloy pa natin, Ali, pakilagay. Verse 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga Sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Napansin niyo po yun? Maging yung bating, yung yunok. Alam mo yung bating o yunok, mga matataas na posisyon yun. Kumbaga sa gobyerno, sa katungkulan. Maging yung mga nasa mataas na katungkulan, sabi yan ng Panginoon eh, na nangingili ng Sabat at gumagawa ng nakalulugod sa Panginoon at nag-iingat ng tipan ng Panginoon. So tuloy-tuloy pa rin ang Sabat. Kaya yun yung sinasabi natin, kung totoo yung sinasabi ni Hoseas na kung ibig sabihin, kung tama yung pagkaintindi ng bumabasa sa sulat ni Hoseas, ang Sabat, lubog. And then, panahon ni Hoseas, lubog. Panahon ni Isaias, lutang. Hindi pwedeng ganun. Kailangan consistent yan. Kaya ang sabi natin, yung bumabasa ng sulat ni Hoseas ang nagkakamali. Ituloy ko lang muna. Okay, Hoseas, 750 to 753 BC, nagsimula ng ministry. Si Isaias naman, for about 675 BC. Ang sunod natin, si Jeremias. Si Jeremias, so, eto naman yung kapanahunan ng kanyang ministry, si Jeremias ay about 580 BC. So, pababa, 700, 600,
500. Ano ang sabi naman ni Jeremias? Ibasahin natin, Ali, pakilagay. Jeremiah or Jeremias 17 verse 21. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabbath o magpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabbath o magsigawa man kayo ng anumang gawain. Next, kundi inyong ipangingilin or ipangilin ang araw ng Sabbath gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. So nakita nyo yun mga kaibigan at mga kapatid? Kaya yung mga nag-i-interpret po na nung panahon ni Oseas, tumigil yung pangingilin, eh sobrang pagkakamali po yun. Chronology pa lang yung ginamit natin. Hindi ko pa pinapaliwanag yung context ni Oseas. Dahil doon nga sa isipan, o yung nagtanong natin, nababahala, na ang iniisip niya, eh baka tumigil na ngayon Sabat, nababahala siya. Hindi yung tumigil, chronology pa lang yan eh. Hindi pwedeng lubog litaw. Tapos hanggang sa panahon ng Panginoong Jesus, nangingilin pa rin sila ng Sabat. Sila, Pablo, ganun din. Di ba? So, eto. Yung sinasabi kasi na yun ni Oseas, yung pagtigil dito ng lahat, at hindi lang po Sabat ang pinag-uusapan sa panahon ni Oseas, no? Hindi lang po Sabat ang pinag-uusapan doon, maging yung kanilang alin. Ano yung maglilikat? Yung kanilang kalayawan, yung kapistahan, yung kanilang mga seremony sa mga bagong buwan, lahat ng takdang kapulungan, maging pagpupulong. Pati pagpupulong, paglilikatin o patitigilin. Ngayon, ito namang mga nagkukut ngayon sa panahon natin, yung kumbaga yung sinisipi, nahanap ko yung salitang Pilipino eh, yung sinisipi, kinukut, yung mga nagkukut o sumisipi sa aklat ni Oseas, ang pinili lang nila na palikatin ay yung Sabat. Hindi nila pinili, pati dapat takdang kapulungan, huwag na rin kayo magpulong kasi pinatigil na ng Panginoon daw. Ayan. Di ba? Kaya ang tawag na natin sa mga gumagamit ito sa aklat ni Oseas, mga selective, exegete, namimili lang ng gusto nilang pigain. Hindi lang naman Sabat ang pinaglikat dyan eh. Pati takdang kapulungan. So, wala na bang pulong ngayon? O, di ba may pulong pa rin tayo? O kahit iba't ibang sekta ng pananampalataya, may pulong pa rin? O bakit Sabat lang ang gusto mong paglikatin? Eh kasi nga, namimili. Yan ang mga delikadong preachers, yung namimili ng sinasabi sa talata. Napaka mapanganib yun. O ngayon, ano ang ibig sabihin ni Oseas? Eto kasi, may kinalaman nga, dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, Israel po ang pinupunto dito. Tandaan natin, ang Israel nahati sa dalawa. O isa pa yan. sa ibang mga sektang nagpapaliwanag, pag sinabing Israel, isa lang. Confused sila doon sa Israel at sa Huda. Eto pa, kumbaga pag-aanin natin. Yung Israel na tinutukoy dito, ito yung 10 tribes sa Hilaga. At yung Judah, nandun sa Timog, nahati yan. Judah at Benjamin, nandun sa Timog. And nandito yung templo sa Timog. Sa south, southern part. North, northern, southern part. Hilaga, Timog. Nahati sa dalawa. 10 tribo yung nandito. Lalo na, lumika talaga, tumigil talaga, bakit? Sa katigasan ng kanilang ulos, kaya lalo silang napahamak, especially nung nasakop sila, nung panahon ng paghahari ng kingdom ng Assyria for about 722 BC. Tandaan nyo, mahigit 30 years lang ang lumipas. Ha? Nasa 30 taon lang lumipas yung prophecy na ito ni Oseas kapag hindi pa rin nagbago yung katigasan ng ulo ng Israel. Mawawala sa kanila lahat ng kanilang ginagawang yon. So, at naganap po yon nung 722 BC, nawasak yung northern tribes ng Israel eh. Tumigil talaga lahat, tumigil. Oh. Ang Sabat ang hindi tumigil. Ang tumigil, yung kanilang ginagawa. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Na-wipe out ho, literally, ang northern Israel. So, yun po yung pinaka, kumbaga eh, babala. Na sa kabila ng napakaraming babala. Ay, anyway, ang Diyos naman ang sabi niyan. Sa dami kong ginawa sa inyo, mga milagro, tigas pa rin ang ulo ninyo. O, yun yung pinupunto dyan. Bakit naman pag didiskitahan yung batas ng Diyos na Sabat, ginawa nga ng Diyos yan sa kabutihan ng tao.
So sana naging maliwanag na sa iyo, kapatid na nagtanong, kapatid na anonymous, yung tanong niyo po dito. Kaya sabihin niyo po sa gumagamit nito, tigilan na ninyo kasi lubog litaw ang Sabat. Kailan ba tumigil talaga? Eh sabi nga ng iba pa ngayon, eh sa panahon na nung napako si Kristo, tapos na yan. O akala ko ba sa panahon ni Osias, tapos na? Eh bakit sa panahon pa ni Kristo? So sila nagkakagulo. Niyo nila may paliwanag mabuti. Kasi nga, gigil na gigil yung iba na ayaw mangili ng Sabat. Eh para sa tao po yan, eh kaya nga sabi ni Isaiah sa binasa natin kanina, mapalad ang tao, Enosh, at ang anak ng tao, Ben-Adam, na gumagawa nito at nangingili ng aking Sabat. So mapalad talaga yung tao. Bakit? Diyos ang may utos kasi niyan eh. Basta inutos ng Diyos, pag sinunod mo, mapalad ka. Ha? At ang pagsunod mo, eh tutulungan ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yun ang pangako sa Ezekiel. Ha? Chapter 26. Yun ang pangako ng Diyos. Di ba? Palalakarin kita sa aking panuntunan. Basta, kumbaga eh, isuko mo ang iyong sarili, ang iyong pusong bato, papalitan ko ng pusong laman. Bibigyan kita ng bagong diwa o bagong espiritu. So, hindi po yan yung parang arbitrary lang na sasabihin ng Diyos, oy, mangiling ka. Bahala ka na. Yung parang bagang mga manager sa kumpanya na ito trabaho mo, dapat gawin mo. Which is proper naman yon. Ba't ka tutulungan ng manager mo? Eh, yan ang description ng trabaho na in-applyan mo. So, bahala kang gawin yan. Iba ho ang Diyos. Ang Diyos, pag sinabi niyang, anak, ganapin mo ito, tutulungan kanya. Yun yung paggawa ng banal na espiritu sa puso ng tao, matransform yung iyong isipan na ikaw ay maging masunurin sa Diyos. Hindi yan yung tipong, oy, sumunod ka sa 10 utos. Pag hindi, may impyerno ka. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya arbitrary and authoritative na para bagang gusto lang niya sumunod ka kasi Diyos ako. Hindi ganun. Mahal ka niya. Kaya ka pinapasunod, ayaw ng Diyos, mamatay ka, mapahamak ka. Oh. Di ba? Eh, yan yung choice na binigay ng Diyos sa tao. Eh. Deuteronomy chapter 31. Inilalatag ko sa iyo. Siya pinapakita niya yung buhay, kamatayan, ha? Pagpapala, sumpa. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ang iyong mga binhi. Yun ang gusto ng Diyos. May choice na nilatag siya. Pero sabi niya, piliin mo ang buhay. Ano yung buhay? Yung daan ng buhay. Ano ba yung daan ng buhay? E di pagsunod sa kanya. Ayun po yun eh. So, kaya yun sa mga gigil na gigil at gagamitin yung aklat ni Oseas, maling-mali po kayo. Chronological pa lang yun, mali na eh. Diba? Ali, next question. Galing kay Brother June Adriatico. Magandang gabi po sa lahat. Tanong ko po, posible bang mawala ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito kasi matagal na rin na itanong. September 25 pa nga dito, gabi pa yun, forward. So ito na ang sagot, no? Posible bang mawala daw ang kaligtasan sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya? Parang nailugtong niya yung huli, yung sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito tayo sa punto na posibleng mawala. Okay? Kasi merong sinasabi dito si Apostol Pablo, babasahin natin ha, ito. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 2. Sabi rito, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Yan ang sabi ng apostol na si Pablo patungkol sa kaligtasan tinanggap ng tao. Ano sabi niya? Ligtas kayo kung, anong sabi? Matyaga nating iingatan. So yung kaligtasan na yon, matyagang iniingatan. Hindi tinitake for granted. Eh kapag tinitake for granted natin yan, eh masusumpungan tayo nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Eh ano ba yung pananampalataya ng walang kabuluhan? Eh sinabi ni Kristo yan, iko-quote ko na lang sa Matthew chapter 15 verse 3 patuloy, Mark chapter 7 verses 7 to 9. Ano yon? Yung pananampalatayang walang kabuluhan, yung sinusunod mong utos, utos ng tao, yung mga tradisyon sa halip na utos ng Diyos. Yun yung pananampalatayang walang kabuluhan.
So, paano iingatan yung kaligtasan? Eh, kasi ang tanong, posibleng mawala. Yes, posible. Pag di mo iniingatan, lalo na sa kapanahunan natin ngayon, napakatindi yung tinatawag na materialism. Ha? Yung gospel is all about materialistic, pagiging materialistic. Oh, hindi na genuine ano yan eh. Hindi na genuine. Nawawala yung conversion. Ngayon, eh, ang focus ngayon ng Christianity as a whole, especially nung pagpasok ng gospel order na pinasikat ng evangelicalism, yung gospel order, may kinalaman nga po ito sa pagiging materialistic, that salvation, ang focus lang, salvation through Christ, faith in Christ, nawala yung tinatawag na conversion. Which is yun dapat yung resulta ng salvation, yung conversion na nabago ka. Hindi yung binawasan mo lang. Ganyan ngayon pinagaan. So, paano mo maiingatan yan? Kaya nga, posibleng mawala eh. Basahin pa natin yung sabi sa 1 Corinto 6:9. Mga Kristiyano to sa Corinto, sabi rito, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga, next, mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Verse 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Napansin niyo po yun? Eto mga Kristiyano itong, anong sabi rito sa verse 11? Nangahugasan na, binanal na, inaring ganap, they are justified also. Nahugasan na rin ang mga Kristiyanong ito ng dugo ni Kristo. Napansin niyo po yung sabi ng talata? Pero meron pa rin silang ginagawa na ang sabi nga ng Apostol, kita mo si Apostol Pablo, diretso magsalita, walang paligoy-ligoy, walang mga tinatawag na political correctness. Ha? Inisa-isa niya yung mga kasalanan na ginagawa ng mga taong inaring ganap na kay Kristo. Walang political correctness, mga babaero. Gustong pag-aanin ngayon through political correctness yung tawag sa mga babaero eh. Ha? Yung mga tinatawag na nagkokohabit, extramarital affairs. Wow, pag-aanin nyo pa ba yan? Yung mapakiapit sa kapwa lalaki. Eh, ngayon, ginawa na ang batas eh, pwede na ikang magsama bilang mag-asawa yung kapwa lalaki. Eh noon sa Biblia, eh ang sabi po ng Biblia, hindi pwede, hindi yan magmamana ng kaharian ng Diyos. Walang political correctness. Ganito kadiretso magsalita si Apostol Pablo. Bakit? Lingkod siya ng Diyos eh. Oh, ang kanyang pinupunto, yung mga ginagawa pa ninyo sa kabila na kayo'y inaring ganap na, ginagawa pa rin ninyo yung dati. So walang pinag-iba. Salvation ang habol ninyo, but the conversion is empty. Wala. Walang laman. Praise the Lord, hallelujah! Pero babaero ka pa rin, wala rin silbi ang praise the Lord, hallelujah mo. Oh. Praise the Lord, hallelujah, pero lalaki kapwa lalaki, nagsasama kayo, parang mag-asawa. Babae kapwa babae, nagsasama kayo, parang mag-asawa. Pinayagan nga ng batas ng gobyerno. Kaya nga ang katuruan, sa Biblia at sa sanglibutan, hiwalay. Huwag niyong, kumbaga, ipagmasama dahil sa batas po ng tao o sa espiritu ng sanglibutan, yung pagsasama ng lalaki kapwa lalaki, hindi masama yan. Pagsasama ng babae kapwa babae bilang mag-asawa, hindi rin masama. Kung espiritu ng sanglibutan o turo ng sanglibutan ang pagbabatayan. Pero, kung turo ng Diyos, turo ng Espiritu ng Diyos, yan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun po ang maliwanag na sinasabi dyan.
So kaya yung mga nagsasabi, nagpipraise the Lord kami, nag-hallelujah, nagtayo pa nga kami ng iglesia sa aming community. Pero ginagawa pa rin ninyo ito, tiyak talaga, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi po dito hinahatulan natin ito, ang sinasabi natin, yung gawain. Yung gawain, hindi yung tao. Dahil ang tao, kapag iniwanan niya yung mga binabanggit na ito, na mga gawaing hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, kapag iniwan ng tao yung gawang maling ito, magmamana na siya ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sinulatan ng apostol na si Pablo, dahil ang intention ni Pablo, yung gawang kasalanan, bitawan mo yan. Katulad yan ng magnanakaw, mga greedy o sakim. Ha? Isipin mo, matagal ng Kristiyano, sakim, hirap magbitaw ng salapi sa kanyang kamay. Ano pa? Manglalasing, hindi ito pinag-uusapan yung mga social drinkers, yung mga pakonti-konti lang naman. Saka po rito ang pinag-uusapan dito. Ha? Mapagtungayaw, yung mga palamura, yung mga nagja-justify ng kanilang pagiging palamura, hindi rin magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mga manglulupig, ibig sabihin, nang-aapi. Ha? Yung mahilig mang-api ng kapwa sa iba't ibang kapamaraanan, hindi naman ibig sabihin mga mayayaman lang yung nang-aapi. Maging yung mga may mga mahirap, mapang-api rin eh. Mahirap na nga, mapang-api pa. Di ba, hindi naman necessary na ang nang-aapi lang mayaman. So, pantay-pantay ho ang batas ng Diyos dito. So, kahit sabihin mong tinanggap mo na si Kristo, inaring ganap ka na niya, pero kung ganito pa rin gawain mo, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. So, posible ho. Depende na sa'yo yan. Kung ang kaligtasan, ina sa'yo, o mawawala. Isa pa. Pakilagay nga, Ali, sa Hebreo chapter 6 naman. Hebreo kapitulo 6, talatang 4. Dali lang, ha? Ali, pakilagay. Sensya na, uminom lang ako ng tubig. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Napansin niyo po yun? Doon sa mga minsang naliwanagan na ng salita ng Diyos, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ang sabi rito, nahiwalay pa. Yung pagkahiwalay kasi, by choice yan, kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kung choice nating humiwalay sa pamamagitan ng gawa na hindi tama sa harapan ng Diyos, hindi na maaaring baguhin pang muli ng pagsisisi. Ano ho? At ito naman eh, hindi walang kinalaman sa ang punto rito sa mga nanlamig, yung mga nag-backslide, no? Kasi yung ibang mga nag-backslide, nandoon pa rin sa kanila yung takot sa kanilang puso. Gusto nilang bumalik. Yung iba dyan, hindi nila alam kung paano. Kapag humingi sila ng tulong sa Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan para mabalik sila. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, yung mga taong sinasadya na nila, yung mga bagay na hindi na dapat gawin, alam nila pero ginagawa nila eh. Ito yung mga taong rebelde ho talaga, kaya sinasabi rito, di maaaring baguhin silang muli ng pagsisisi. Kasi rebellion na yun eh. Di ba? O katulad din ng sinasabi ni Apostol Pedro, pakilagay Ali, ikalawang Pedro 2:20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nanguna sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanilang o kaniyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali
ang babaeng baboy na nahugasan. Napansin nyo, isa ho ang intindi o pagkaunawa nitong mga Bible writers doon sa mga taong bumitaw doon sa ibinigay ng Diyos na kaligtasan. Sabi nga rito ng apostol na si Pedro, eh nakatakas ka na eh. Katulad din yan ang sinasabi ni Pablo sa Hebreo. Nakalasap ka na, naliwanagan ka na. Oh, sulat din ng sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Diretsa yon, yung gawain yun, hindi kayo talaga magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi nga ni Pedro, nakatakas ka na sa pagkahawa sa sanglibutan. Inahalubiluhan ka o nahawahan ka muli nun, lalong sumasama talaga yung kalagayan mo kaysa sa dati. Totoo ho yun eh. Kasi principle sa Bible, nung si Kristo, eh, binibigay niyang parable, yung patungkol doon sa pinalayas na yung masamang espiritu doon sa tao, malinis na siya. Oh, tapos bumalik uli doon sa dating gawi, abay, uukupahin siya ng mas marami pang espiritu, yung pitong masasamang espiritu, ang tatahan sa bahay ika na yon. So, yung possession ay full possession of the devil. Ganon yun, nung una, isa lang eh, pinalayos na nga eh, gumawa ka pa uli ng dati, eh, mas maraming babalik sa'yo. Ganyan din ang sinasabi ng apostol na si Pedro. Ha? Lalong sumasama yung kalagayan mo kaysa sa una, o pansinin ninyo, yung mga nawala dito sa ating church, dati medyo okay pa eh. Pero nung lumabas, sumama, parang hindi na eh, iba na. O, sinasabi ko ito, pangkalahatan, marami hong ganon. Maging sa panahon pa ni Ellen White, sumasama talaga eh. Sa halip na pabuti, dahil sinasabi nila masama ang church, nang lumabas, sa halip na bumuti, bay gumaspang. Lalo naging magaspang. Eh mas mabuti pa nung Seventh-day Adventist, pino pa kahit papaano. Pero nung lumabas, edi nakita ang tunay na kulay. Di ba? So yan yung sinasabi ng apostol na si Pedro, kaya itinulad niya yung alin. Yung taong nakalasap na ng liwanag, nakatakas na sa pagkahawa sa sanglibutan, nung bumalik doon, itinulad niya saan? Doon sa aso na pasintabi po sa kumakain kung may kumakain man. Ha? Itinulad niya sa aso na kinain uli yung sariling suka. Uy, kadiri ho talaga yun eh. Sinuka mo na dati. Binalikan mo pa. Di ba? Ganun din sa baboy. Eh, anyway, ang nature kasi ng baboy, kahit anong hugas mo dyan, kahit anong sabon mo dyan, kahit anong pabango mo dyan, pag binitawan mo yan at nakakita ng pusali, yung putikan ba? Doon yan lulublub. Yun ang paborito nilang lugar. So, matindi itong pagsasalarawan na ito ng apostol na si Pedro, no? Eh talaga madiin ho ito eh. Lalong sumasama talaga yung dating kalagayan, sinuka mo na, kinain mo pa. Nalinisan ka na, naglubalub ka uli sa putikan. Oh, yun yung sinasabi. So, sa tanong mo, kapatid na June, yung possibility ng pagkawala ng kaligtasan, yes, nasa Bible yan eh. Kaya nga ang payo ng apostol na si Pablo, matyagang iingatan. So, ang tanong pa, paano ba ang matyagang pag-iingat sa kaligtasan? Ito'y madalas namang naririnig natin. Yung three basic things na basic kung tutusin, pero hindi magawa-gawa. Basic na nga eh. Ano yon? Prayer, Bible study, testimony. Kapag tayo'y consistent na ginagawa yung personal devotion, Bible study, ibig sabihin, nag-aaral ka ng Biblia, personally, bukod sa worship ninyong family, nag-aaral ka personal ng Biblia, lalo kang lalago niyan. Yan ang isa sa paraan ng pag-iingat. Dahil nakikipag-usap ka sa Diyos, pinapakinggan mo yung gusto ng Diyos para sa'yo. Ha, napapalambot yung dating matigas mong puso, matigas mong dila, matigas mong pag-iisip. Pinapaayos. Oh, Bible study yon, yung pinakapagkain ng ating kaluluwa. Yung prayer, yung maging mapanalanginin, nasa Biblia ngayon, si Kristo pinakita niya eh. Mga basic yan para mapanatili mo na maingatan yung kaligtasan. Sa pagiging mapanalanginin, hindi yung puro hingi ka lang, hindi pwedeng puro pangangailangan mo. Ipanalangin mo yung kapwa-tao mo, lalo na yung humihingi ng panalangin. Gustong-gusto ng Diyos yon, pinapakinggan ng Diyos na mabuti yan. Diba? Kasi yan ang pinaka-breath o hininga ng ating kaluluwa, yung panalangin. And then, walang silbi kung puro ka lang kain ng spiritual food, puro ka lang hinga through prayer, kung wala ka namang sharing o pag-testify ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Yun yung testimony. Pag-share mo sa iba,
Yun ang spreading of the gospel sa iba't ibang talent na meron ka. Oh, hindi lang ang sharing it through preaching lang. Iba-iba yan. Iba-ibang talento yan. So, ginagamit mo yun. Oh. So, yun yung mga paraan ng pag-iingat. Lalo kang lalago niyan eh. Lagi kang may personal Bible study aside sa family worship. Meron kang prayer madalas. Meron kang testimony, sharing na pinapakita mo yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa buhay mo. Doon, maiingatan yun. Yun yung mga basic yun na sa kabila ng pagiging basic, hindi talaga nagagawa ng marami. Kaya nga sa parable ni Kristo, limang matatalinong babae at limang mangmang. Pareho ring naghihintay sa pagdating ni Kristo. Yan ang isipin natin mabuti, mga kapatid, mga kaibigan. No? Hindi ibig sabihin, no, Kristiyano ka, naghihintay ka kay Kristo, pero bakit nagkulang sa ekstrang langis yung lima? Dahil wala nga siyang ginagawang personal preparation na yung mga binabanggit nating basic things na dapat natin gawin. Prayer, Bible study, testimony, or sharing. Siyempre, sa sharing na yon, part ka ng church. Anumang gampanin na dapat mong gampanan sa iglesia, gagampanan mo yun. Parang yung isang nag-message sa akin, personally, na hirap daw siya, na lumago sa pananampalataya, konsensya siya. So, yun ang pinayo natin. Dahil gusto lang niya kasi mag-isa lang, hindi ka lalago na nag-iisa. Ang paglago ho, sama-sama yan. Yung spiritual growth. Kasi part yan ng ating sharing, ng testimony. Aside from Bible study and prayer. Yun po yun. So, yun yung sagot natin doon sa magandang tanong ni Brother Jun. Baka may nalimutan lang ako sa puntong yun. No? Posible bang mawala ang kaligtasan ng tao? Yun ang sagot natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag may pananampalataya, siyempre hindi. Siyempre pag may pananampalataya ka, yun nga, iingatan yun. Yun yun. So hanggang doon lang po muna. At next week ulit po, tataalakayin naman natin dun sa program ng ating church, yung continuation ng Spirit of Prophecy series, yun yung nakalaan. And then, ang susunod ko pong gagawing series ay yung atin hong pitong iglesia, the seven churches in Revelation. Yan yung binanggit natin na magkakahalintulad, bagamat iba-iba yung ginampanan during sa flow ng history, ng seven churches, seven seal, at yung seven trumpets. So, para mas maging malawak yung scope ng atin noong pagkaunawa sa Bible prophecy, yan po ang ilalaan nating pagtalakay, ang pitong iglesia. So, bagamat maglalaan tayo ng pagtalakay, malaya pa rin po kayo makapag-forward. Mag-forward lamang po kayo ng mga tanong po ninyo, no? About sa usapin ng banal ng kasulatan, siyempre. Yun ay ating ipaglilingkod po sa inyo na masaya. Okay? So, tayo po ngayon ay dadako na sa pagtatapos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming banal, maraming salamat po na kami sinamahan ninyo sa pagsagot sa mga katanungang ito. Aming dalangin na ang sagot ay kanilang napakinabangan at nagbigay sa kanila ng inspirasyon na maging kabahagi ng pagpapalaganap din ng inyong ebanghelyo sa mga kaparaanan at mga talentong meron ang aming mga kaibigan at ang aming mga kapatid. Ipagpatawad niyo kung anumang mga pagkukulang ang amin pong nagawa at patuloy na bigyan ng kapayapaan, pagpalain ang bawat sambahayan ng mga taga-subaybay at nanood sa programang ito. Salamat Ama sa pagdinig, pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo sa akin pong mga nakaagapay dito, ang aking unika iha bilang technical, Princess Alia Sarmiento, ang aking may bahay na nag-share ng ating mga video, Maiden Sarmiento, at sa lahat po ng ating mga supporters, followers ng Reasons of Faith na nag-share ng mga video, ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo at sumating lahat. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, magkita po tayo muli sa darating na Sabado at Linggo, ganap na alas 3 ng hapon sa ating live na programa. God bless us all.